Hi guys, my name is Renato Silasaro, just call me Sir Renz. Today we are going to demonstrate how to perform a diesel engine fuel injection system bleeding. Okay, so by the way, bago tayo magpatuloy sa pagde-demonstrate, may I introduce to you the different tools, equipments na gagamitin natin. And also PPEs. So, ito yung apron natin. Kailangan gumamit tayo ng apron. And then, kailangan i-secure natin mabuti para sa ganun hindi ito sasabit sa makina later on. Okay, protection natin ito para hindi tayo tamaan ng mga solid materials. We have the rugs para ma-maintain natin ang kalinisan, para hindi basa yung mga tools natin. And then, of course, ito yung starter ng ating engine. Be careful sa pag-ooperate ito. There are times na kapag nagpapandar tayo, ay kusang natatanggal yan, tumatama sa ating mukha, and then nagkakaroon ng disgrasya, no? Nasusugatan tayo, o di kaya natatanggalan tayo ng ngipin. Okay, so mahirap na. Kapag natanggalan tayo ng tatlong ngipin, bawas pogi points din yan. Diba guys? Okay. So, we have here a syringe. Bakit kaya? Kailangan ba ito? Pang doktor lang yata ito, diba? Pero kailangan din natin ito para i-demonstrate kung ano yung characteristic ng hangin at liquid na diesel fuel para malaman natin kung bakit kailangan nating mag-bleed. We have also the water. And then, we have the tools. Number 17, open and wrench. No? Bakit number 17? Usually kasi, doon sa mga flare fittings nito at sa mga joinings niyan, ang ginagamit na size ay 17. We have the dipstick. Pansukat natin yan sa level ng crudo kung meron nga siyang laman o wala. And then, we have the socket wrench tool set. Ayan, kompleto yan. Mula 10 hanggang sa pinakamalaki. So, kailangan natin yan kung merong mga ibang mga sizes ng tornilyo dito na kailangan nating luwagan. And then, we have here the crude oil para dagdagan o kargahan ng crudo itong fuel tank natin kung kinakailangan, no? Okay, so by the way, bakit nga ba kailangan nating mag-bleed, no? When we say bleeding, kailangan magpapalabas tayo, di ba? So i-bleed natin yung diesel kasama nung hangin. Bakit, ano ba ang meron sa hangin na yan? Okay. Look at this. Ito yung syringe natin, no? Bakit kailangan nating i-bleed? Tingnan natin. Ang karakteristik ng hangin kapag nakulong yan ay para siyang spring. Ayan. Parang spring, guys. Ibig sabihin, kahit may pump, may injection pump tayo, kapag nandun yung air, pabalik-balik lang yung air. Nag-i-spring lang siya. So, hindi nakakapag-flow ng mabuti yung fuel. Ano naman ang karakteristik ng liquid? Yan. Tingnan natin class. Guys pala. Okay. Ang liquid, kapag nakulong yan sa isang lalagyan, kahit anong press mo, hindi yan mako-compress dahil pure liquid yan, no? Kasing tigas yan ng bakal kapag na-compress. Ibig sabihin, kapag nag-pump, yung injection pump, ay buong lakas yung ibibigay niya na pwersa o pressure ng fuel. That is why we need to remove the air. Yan. Meron siyang hangin, di ba? At meron din siyang sample ng fuel. Ayan. Tingnan ninyo kung iyan ay ipapump na may hangin, ganyan lang. Diba? So,
na ipapump nga niya, pero bumabalik dahil dun sa hangin. So, hindi makakarating yung fuel doon sa injection pump na siyang nagpupus doon sa fuel papuntang nozzle injector. So, hindi niya may i-spray ngayon yung fuel doon sa nozzle injector o sa loob ng cylinder. Kaya hindi rin aandar yung ating makina. So, remember, you can never ever run a diesel engine kung meron siyang hangin sa loob. So, you need to perform bleeding perfectly. Kailangan perfect, walang hangin doon sa fuel system ng diesel engine. Okay, so this time, we are going to demonstrate na. No? Proceed na tayo sa demonstration. Okay, so kailangan natin unang gawin ay visual inspection natin. Let's check muna kung meron siyang sufficient fuel. Ayan, tingnan natin. Using the dipstick, susukatin natin kung gaano karami yung kanyang diesel. Ayan, tuyong-tuyo. Ulitin natin, baka mali. Oh, tuyo talaga. So, wala. Wala kang makitang level ng fuel. Ibig sabihin ay, ubos ang kanyang fuel at yun ang dahilan kung bakit siya nagka-trouble. Nung naubos, hangin ang kanyang nahigo and then hangin ang pumunta doon sa kanyang fuel injection system. Okay. So, next, andito na tayo. Sarado siya. Hindi natin makita yung lines kaya kailangan nating buksan. Yan. So, ang susunod nating titingnan ngayon ay kung mayroong mga leakage. Okay. Una, check natin yung kanyang fuel level. Zero, no? Wala siyang fuel. And then, ngayon, i-check natin kung anong dahilan bakit naubos ka agad yung kanyang diesel. So, tingnan natin kung may mga basa. Ayan. So far, wala naman, no? Malino naman na tuyo yung kanyang mga joinings, mga flare nuts at saka fittings. Okay. So, kitang-kita natin. And then, very evident naman dito sa baba. Tingnan natin yung kanyang fuel level dito sa filter. Napakababa. Ibig sabihin, naubusan talaga siya ng krudo, guys. Okay. So, since alam natin na naubusan ng krudo, bakit hindi natin kargahan? So, kargahan muna natin para maganda yung discussion natin. Be careful lang sa pagkarga para hindi mag-spill ang diesel. Ayan, tama na yan. Pwede na. Ay, sige. Kalimutan ko. I-check muna natin pala kung gaano kataas. Totoo nga bang nakargahan. Ayan, tumaas na siya ng 2 pulgada, guys. Ayan. Kita ba yung level niya? Okay, so pinisin natin ang rags para malinis ang ating trabaho. Punasan natin yung mga kaunting nag-spill na krudo. Okay, so ngayon nakargahan na natin, na-solve na yung isang problema na na-empty siya. This engine is run out of fuel. Ngayon, meron na siyang fuel. Ngayon ay i-inspect natin yung mga leakage kung meron man. So na-inspect na natin kanina, tuyong-tuyo yung mga joinings. Ayan. So ibig sabihin wala siyang crack, wala siyang leaks. Ibig sabihin, okay siya, talagang naubusan lang siya ng krudo. And then, ang susunod nating gagawin ay i-check natin yung mga
mga flare fittings niya. Yan, okay naman, no? Okay, so walang problema sa mga flare fittings. So alamin din natin saan nga ba tayo pwedeng mag-blade. Okay. Tingnan natin guys, saan ba pwedeng mag-blade o saan natin pwedeng palabasin yung hangin. Yung mga iba kasing mga engine, dito sa taas ng fuel filter ay mayroong bleeding screw dito. Pero ito, wala siyang bleeder screw, di ba? O, dito nakalagay yung bleeding screw ng ibang mga filter. Pero dito, wala. Pero meron siyang automatic na air separator. Ito. So, bago pa man pupunta yung crudo rito at saka hangin, yung hangin mag-flow-float pataas, yung crudo dadaloy dito sa fuel line. Yan. Nag-get nyo guys? Okay, so hindi na kailangan ang bleeder screw dito. Pero sa mga walang air separator, wala ito, sarado, so kailangan ng bleeder screw para lalabas muna yung hangin habang tumataas yung fuel. Tingnan natin kung tataas yung fuel. O, yan, tumaas na. Yan. Okay, close muna natin dahil mag-bleed tayo. Okay, so bago tayo magpatuloy, no? Sa inspection pa lang kasi yung ginawa natin, visual inspection. Ngayon, at alam na natin kung ano yung kanyang talagang problema na pinasok lang siya ng hangin, pumasok lang yung hangin sa kanyang system dahil naubusan siya ng crudo, so madali na lang ang ating pag-blade. Wala naman tayong i-resolve na mga leaks, okay naman yung joinings niya, so pwede na tayong magpatuloy, no? Okay. So yung crudo ngayon papasok dito sa fuel cap. Eh by the way, pag-usapan muna natin yung different parts. Ito yung fuel tank, ito yung fuel cap, fuel line, filter, another fuel line papunta sa injection pump. This is the injection pump. Ito yung high pressure fuel line at yun yung nozzle injector. Ito. Ito yung injector niya. Okay, kita nyo guys. Okay, so yun yung mga importanting parts ng injection system na dapat nating malaman. So this time, ipe-perform na natin yung bleeding. Okay. So, dahil automatic ito na sineseparate yung hangin at saka yung diesel, so pagbukas mo rito, bababa na yung fuel dyan, then tataas yung pure liquid pupunta rito sa fuel line at yung air babalik sa loob ng tank. Yan. Oh, bakit kaya dito pinasok? Bakit hindi na lang sa labas? Baka sabihin nyo magsi-circulate lang yung hangin. No, dahil ang hangin ay nasa taas ng fuel at yung fuel naman ay nasa baba at doon dito sa baba humihigop ng crudo. Kaya pure na crudo pa rin ang bababa. No? At yun ang pupunta rito. Kung may hangin man, i-separate niya pataas at yung pure na diesel ay pupunta rito. Doon sa mga ibang walang air separator, kailangan mong luwagan ito. At kung wala man, kailangan mong luwagan yung bleeder screw niya. Kung wala siyang bleeder screw, kailangan mong magpalabas ng hangin. No? Medyo matigas. Okay. Kung wala tayong makitang bleeder screw, wala rin siyang air separator na ganyan, na i-assume natin na wala ito, so pwede nating luwagan ito, no? Hanggang sa lalabas yung kanyang hangin at crudo. Ayan. So maglagay lang tayo ng basahan dito sa baba kasi tutuloy yung crudo dyan talaga. Kaya nga bleeding. Ayan. Kung mapansin ninyong puro crudo na yung lumalabas at wala ng hangin, pwede nang higpitan yan. Ibig sabihin, wala na siyang hangin. Ayan, so nakapag-bleed na tayo dito sa
isang part ng diesel fuel injection system na kung tawagin natin ay low pressure bleeding. Kaya low pressure bleeding dito dahil mahina lang ang pressure nito, no? Pressure lang ng gravity. Yung bigat lang ng krudo dito sa tank, siya ang nagpo-push down sa krudo papunta rito sa injection pump. So, mahina lang ang pressure niyan. Kaya mong pigilan ang pagdaloy ng krudo dyan. And then, after that, nakapag-bleed na tayo dyan, kailangan... Energy number 17. Kailangan natin siguraduhin na dito ay wala nang hangin, no? Kasi, di ba, nakapasok na yung hangin kanina. So, para malaman natin na wala nang hangin dito, kailangan nating luwagan ito. Palabasin natin yung crude oil. Ayan. Ayan, lumabas na. Kung wala nang bubbles yan, pwede nang isara. Kung pure na liquid na. Ayan. So, wala nang bubbles, di ba? So, pwede nating isara. Kasi ibig sabihin, purong liquid na yan. Okay. So, yun yung low pressure bleeding. Mula sa tangke, sa filter, papunta sa fuel line, hanggang sa entrance ng injection pump, yun yung low pressure bleeding. Ang high pressure bleeding naman, dito mula sa output ng injection pump, papunta dito sa fuel line, at papunta ron sa nozzle injector. Ito yung nozzle injector. Ayan. So, dyan tayo mag-bleed ngayon ng high pressure bleeding. Okay. So, paano natin gagawin ang high pressure bleeding? Hindi naman yan kusang dadaloy. Kailangan mayroong mag-pre-pressure sa kanya para itulak yung hangin at krudo papuntang nozzle injector. So, para ma-bleed natin yan, kailangan nating luwagan. Pero, linisin muna natin yung ating pagtatrabahuan para madali. No? Yan. Okay. Tanggalan muna natin ng mga sagabal. Ayan, medyo malinaw na. Okay. So, ito yung flare fittings ng high pressure fuel line papuntang nozzle injector. So, luwagan lang natin ito, guys. Yan. And then, kunin yung starter handle at saka natin kunwari papaandarin, pero hindi natin siya papaandarin, no? Kalabitin muna natin itong kanyang lever para mag-free yung kanyang compression. Wala na siyang compression. Yan. And then, paikutin natin ito para sa ganun ay yung injection pump ay gagana. Magpapump siya. So, ipapump niya ngayon, itutulak niya ngayon yung krudo papunta rito sa nozzle injector. Ayan siya, guys. O, tingnan natin. Habang pinapaikot ko ito, tingnan natin kung may lalabas na krudo dyan. Ayan. O, may lumalabas, di ba? Okay. So, i-observe lang ninyong mabuti. Kung may mga bubbles na lumalabas dyan, ibig sabihin maraming hangin. No? O, ayan. So, since very clear na, wala na siyang bubbles, pwede na natin yan i-close. Ayan. So, i-close na natin yan. Higpitan na mabuti. Ayan. So, tapos na po yung bleeding. Ibalik na lang po natin yung mga tinanggal natin. Balik natin yung air cleaner. And then, kailangan higpitan natin para hindi siya malaglag kapag nagpa-under tayo. Okay. Then, yung side cover. Okay. So, pwede na natin itong paandarin, guys. Cut muna.
Okay guys, so pwede na natin siyang pandarin, but first kailangan i-check natin kung may langis, no? Mahirap na. Okay. So ayan guys, meron siyang langis hanggang diyan. Ayan. So evident naman yung langis natin, malinaw pa, very clear. So pwede na natin siyang pandarin. So linisin muna natin mabuti, tanggalin yung mga excess na crude oil kasi madulas yan. To minimize accident, no? Kailangan malinis ang trabaho. Okay, so pwede na natin pandarin guys. Kaunting ingat lang, no? Dahil sa ating pagpapandar, pwedeng makadisgrasya ito, no? Okay, kunting acceleration lang, huwag masyadong malakas para hindi masyadong magalaw yung makina natin. Okay, so pwede nang pandarin.